Ang krus ng Santo Kristong ito ay mula pa noong dekada 80 na hanggang ngayon nakakabit pa rin sa loob ng pribadong kapilya. Ito ang kapilyang nagsisilbing bahay ng krus ng Santo Kristo na matagal nang nakadikit sa loob. Ang kapilyang ito ay pribado at pagmamay-ari ng isang pamilya. Ang pamilyang nagmamay-ari sa kapilyang ito ay deboto ni Señor San Isidro Labrador at ito ang patron ng pamilya at sa pagdaan ng mga taon, ginawan na ito ng sariling kapilya. Ang lumang cross na nakadikit sa loob ng kapilya ay galing pa sa mismong kapilya ng barangay. Pero dahil binago ang kapilya ng barangay, pinalitan din ang cross ng Santo Kristo. Kaya ito ibinigay ng kapilya sa isang matandang relihiyosa. Dahil hindi ito pwedeng itapon, kailangan itong respetuhin kahit ribulto lamang ito. Kaya nang nagawa na ng kapilya, inilipat ang lumang cross na ito sa sariling kapilyang ito upang sa gayon ay hindi ito mawala at hindi masira. Ang lupang kinatatayuan ng kapilyang ito ay napapalibutan ng kalikasan. Kaya kapag ikaw ay nandito, parang ikaw ay nagbalik sa sinaunang kapanahunan. Matagal na ang cross na ito, pero hindi dapat palitan at itapon ng basta-basta lang dahil parte pa rin ito ng ating nakaraan. Mag-subscribe lang po kayo at ihahatid ko sa inyo ang iba't ibang kwento. Mag-ingat kayo at ang iyong pamilya. More blessings para sa inyong lahat.